Natuloy yung diet na gagawin namin ni Kuya. Pero okay lang, di ba? Ang mahalaga naman ay masaya kami sa pagkain. At ayun nga, yung sa bonding rin namin kasi, iba. Pagka magkakasalo kayong kumain, ay iba yung pakiramdam na nararamdaman mo. Lalo komportable ka dun sa mga kaharap mo, dun sa mesa na kinakainan mo. Di ba? O ayan, 7:30 a.m. Pabalik na tayo ng Malolos muna. Mga ilang araw din tayong mawawala dito sa Nueva Vizcaya. Medyo mabigat sa dibdib ni Mame na iwan ang minamahal ko dito. Ay, este ang Nueva Vizcaya. Siyempre napamahal naman ako sa Nueva Vizcaya, di ba? Oo. Huwag kayong maguluhan ha. Yung Nueva Vizcaya yung sinasabi ko. Ayan, may mga kailangan kasi tayong gawin muna sa Malolos. At si Kuya Boy P ay may kailangan din ayusin. Tapos yun nga, ay susundin na natin si Storm para kahit papano ay magamit-gamit natin dito hanggat hindi siya nabebenta. Dahil ang plano natin dun sa mga susunod na panahon, pag nabenta siya, ay bibili na rin tayo ng ating mini van na kagaya ni Watod. Siyempre para terno-terno na rin kami nila Kuya. Van life tayo dito or kahit saan man mapunta. Diba, medyo mas safe tayo kaysa sa motor. Lalo't lalayo tayo ng mga lugar na hindi natin alam kung ano yung dadat na natin doon. Kaya samahin niyo muna kami sa Malolos ha. Tara. Naman tayo sa lugar kung saan ay kailangan ng patience talaga. Dahil yung dinadaanan natin ngayon ay Dalton Pass na maraming truck. Talagang hindi mo maiwasan dito na matraffic ka tuwing madadaan kayo dito. At alam na namin yun, tuwing dadaan kasi kami dito ay hindi na bago yung senaryo na ganito. Dahil nga malalaki talaga yung dumaraan dito, medyo mabibigat yung dala ng mga truck na nakakasabay natin dito. Bali ngayon ay dadaan muna tayo doon sa Japan-Japan na pinag-overnight natin dati sa kakinainan. Mag-aagahan muna kami doon ni Kuya dahil medyo nagugutom na kaming dalawa. Wala kaming nanay dito. Nanay Prisha, nasaan ka na? Gutom na kami.
Ayan, amen. At nandito na tayo sa madalas na inihintuan namin ni Kuya Boy P. Tuwing pupunta ka tayo ng Malolos or babalik tayo ng Nueva Vizcaya, ito yung tinatawag na lugar namin na Japan Japan. Dito tayo nag-overnight ng mga nakaraan ng mga kalamigan pa dito. Kaya yung lugar na to ay talagang madalas sinatambayan talaga namin or dinadaanan, dahil masarap din yung mga pagkain dito. Ayun si Nanay! Nanay! Hello! Ayun si Nanay, yung... Ayun na, yeah, si Nanay na naman! Ay, sumalayo na lang, tito! Sumakay ka na lang, oh! Mayayin si Nanay, bali anak niya, yung may-ari nitong coffee shop o karinderia na iniintuan natin. Si Nanay yung kakwentuhan natin madalas dito, kaso mahihain talaga siya. Kaya yung anak na lang yun siguro yung kausapin natin mamaya. Tara at mag-order na tayo ng paborito natin na tapsilog na madalas nating kinakain dito sa Cafe Mijares, di ba? Kasi yung tapsilog dito ay talagang napakasarap ba? Tapos sobrang lasa. Hello tita, ano po name nyo? Ano name mo tita? Ayan si Ate Jirlie. Ayan bali si tita yung may-ari nitong kinakainan natin na masarap na tapsilog. Saka maraming pa sila kung ano-anong pwede yung pagpilian dito, ha. Kaya visit nyo rin dito sa spot nila, dito sa cafeteria nila. Marami rin sila mga pasalubong na pwede nyong bilhin, para syempre may pasalubong tayo kung saan man tayo uuwi. Testing nyo rin dito sa mga susunod na panahon pag nadaan kayo dito. Order na tayo ng paborito natin na tapsilog. Kaya tatakamin ko muna kayo yung mga mahihilig sa tapsilog dyan. Kagaya ko, ay maglalaway kayo ngayon dahil sobrang sarap talaga nito. Ngayon ay masasabi ko ng hindi na inosente si Mamen sa coffee press, kung tawagin, ha. Kasi ganito lang naman ang gagawin mo dyan. Basic. Basic. Dati kasi innocent nga tayo, di ba? Pero hindi ko nakahiya yun. Ako naman eh masaya dahil natutunan ko ngayon yung mga ganito. Kailangan mo lang gawin. Ay, ibaba to. Unti-unti. Lagyan mo ng paglalambing habang pinapasok mo etong part na to, ha? Para smooth na smooth lang. Yan. Nakita mo? Hagod na hagod, di ba? Pagkatapos nun, sasali mo na siya dito sa baso mo. Hindi na talaga ako insente. Hindi ka na first timer. Hindi na ako first timer. Eh, nung nagagawa pagka ikaw ay ligalig talaga, di ba? Buti na lang din ay napapakilala sa akin to ni Kuya Boy P, di ba? Natuturuan niya ako ng mga bagay na hindi ko talaga alam. The next. Ito. Pagkatapos niyong i-press, may sukang ibibigay sa inyo dito. At ilalagay niyo dito sa kape niyo, ha? Baka gumara yung lasa. Lagyan natin ng sukal. Para kahit papano naman ay magkaroon ng tamis yung buhay natin. Ayan, konti lang. Konting asukal lang. Para mabalance. Kasi pag hindi balance eh, masama. Lahat na lang may hugo. Ayan, thank you po. Ang paborito nating tapsilog dito sa Cafe Mijares. Ay, nakita mo, last time. Maglalaway talaga yung mga mahilig sa tapsilog dyan. Mas mabango. Mas masarap to. Ito yung sa akin, oh. Mas matamis. Mas matamis. Ito ang kailangan mo. Kailangan mo ng tamis. Wala kang tamis sa dulo. Parang okay na ako dito. Sa tapsilog. Oh, bigyan mo ng hugot yung tapsilog. Wala, no? Walang hugot yung tapsilog. Natin naman kung gaano karami yung mga laman nung mga tapsilog nila dito, saka yung mga ibang sahog. Ito may kamote pa eh, fried kamote ito, no, kuya? Oo. Tapos, itlog sa kamatis. Oo. Sulit.
laman ng baka. At least pagkatapos ng matagal na panahon, pag magkakato ha, kinatno ko yun. Makating ko na ng laman. Alam ko matagal na akong dinatikim ng laman. Kaya ka sa tapa na lang ako bumabawi eh. Hindi ko makakat yan. Sabi mo, natakot si mama yung kinat. Hindi ko makakat yan ha. Uy, kayo rin naman kumakain kayo ng laman ha. Oo. Oo, lahat tayo kumakain ng laman. Ito, tikman mo to. Budburan mo konti yung ano mo. Huwag, masisira yung appetite mo dyan. Huwag. Maga pa eh. Maga pa? Sige. Ingitin ko lang sila dito sa top silog. Tingnan mo rin, kuya. Sarap. Masarap. Di ba? Pero mas masarap yung laman na... Boy, pe! Tara, kayo na kami. Baka ibang laman yung masabi namin dito. Tayo sa bypass ng Plaridel. At ewan ko ba kung bakit ganito kasaya yung nararamdaman ko ngayon sa pagbalik dito sa Malolos, Bulacan. Medyo naninibago ko ngayon dahil may kakaiba talaga. Alam mo yun, yung okay na yung pagkatao ko muling nabuo si Yoma Men. Dahil kung mapapansin nyo nung mga nakaraan ay hindi ako sumasama kay Kuya Boy P pauwi ng Malolos. Dahil parang may takot ako tuwing babalik ako dito sa Malolos nung mga nakaraan ay parang may mga sakit akong nararamdaman. Dahil yung lugar ng Malolos dati ay marami akong karanasan dyan na naging sanhi kung bakit ako nawasak. Si Mamen dati bago pumunta ng Nueva Vizcaya ay wasak na wasak. Pira-piraso. Kaya ayun, ewan ko kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Ayun nga, siguro nga, lahat nga, di ba, ay naghihilom. Kung ano man yung sakit na nararamdaman natin dati, lahat yan ay maghihilom sa tamang panahon. May proseso yan. Kung nasasaktan ka man ngayon, ay damhin mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Kasi lahat yan maghihilom sa tamang panahon. At eto na nga ngayon si Mamen ay babalik ng Malolos na buong buo na. At handa nang harapin yung mga takot na dati ay hindi ko kayang harapin nga. Hindi ko kayang harapin yung lugar na to dati dahil marami akong trauma. Dahil sa mga maling desisyon, maling pagpili, mga kabiguan. Yan yung mga naging dahilan ko dati kung bakit ako tumalikod muna sa bayan ng Malolos. Pero eto, masaya ako ngayon na babalik ako dito na may ngiti at malakas na. Hello na tayo dito sa bahay namin sa Malolos. Ito ang aking mama. Ayan, namiss ko siya ng gusto dahil halos 2 months akong nawala dito. Alis muna tayo ngayon dahil si Storm ay papalinis natin dahil napakarumi na. Samahin muna si Mamen. Ma, alis lang po ako. Ingat ah. Oo, bye-bye. Tara, ayun si Storm sa harap ng bahay namin dahil nung nakaraan ay may okasyon na ginawa dito. Ayan, si Storm natin. Ayan yung dadali natin sa Nueva Vizcaya. Palinis na natin kasi sobrang dumi na. Sa tingin ko, ang huling linis pa nito sa car wash ay nung sa akin pa. Ilang panahon na tayo nasa Nueva Vizcaya, di ba? Kaya samahan nyo muna si Mamen at ililibot ko kayo dito
sa bayan ng Malolos. Namiss kong i-drive si Storm. Para akong bagong taon na naman nung dinadrive ko to. Yan, medyo hindi ko alam kung pwede pa tayo tumawid. Tara, subukan natin. Pasaway tayo. Maluleng yung pasaway, di ba? Let's go, Malolos! Ay, masaya na rin ako siyempre, makakasama natin yung mga kapamilya ko dito. Tapos yung mga kaibigan ko rin na nandito, yung Lisaw family, yung SNB. Tapos siyempre may pagkita tayo doon sa mga kamamin natin dito. Dahil siyempre nasa Nueva Vizcaya tayo at malayo tayo sa kanila. Siyempre bigyan natin sila ng panahon. Tara, ito yung car wash na pinagpapalinisan ko dito palagi. Kuya, pwede pa? Ayan, thank you! Ayan, all goods! Nandito na tayo sa aking bayan. Di ba, para masilip nyo rin kung sa nagmula si Mamin. Para makita nyo kung ano yung mga lugar na pinupuntahan ko rin dito sa Malolos. Ipapasyal ko rin kayo dito kaso wala nga lang ng mga kabundukan kagaya dyan sa Nueva Vizcaya. Yan si Storm natin at lilinisin na siya. Mamaya tingnan natin kung saan pa tayo makakapunta, kung aabot tayo kung saan. Yan, patapos na si Storm linisin. Makakasibat na tayo dito sa ingay ng paligid. Talagang naririndi na si Mamin. Kanina pa, ayan, sinasabi ko parang umuubong sa tenga ko. Bali kanina pa nililinis si Storm. Kaso ay nagtatakip ako ng tenga ko dahil sobrang nakakabingaw yung mga tunog nung sasakyan na dumadaan dito. Ngayon ay makikita nyo at mapapansin nyo kung bakit nagustuhan ko sa Nueva Vizcaya, di ba? Dahil sobrang ingay dito, tapos hindi pa sariwa yung hangin, di ba? Joke lang nga, baka magalit yung mga taga Malolos. Yun lang naman, eh totoo, di ba? Napakaingay kumpara doon sa mga pinupuntahan na lugar natin sa Nueva Vizcaya na tahimik. Mamaya ay hanap na lang tayo ng spot na medyo tahimik. Siguro hanap tayo ng bukid dito. Tapos samahan nyo si Mamin siyempre, huwag nyo kiyon si Mamin ha. Samahan nyo kung mabingaw dito sa aming bayan sa Malolos. Sa wakas, tapos na. Baka alis na tayo dito sa ingay ng kalsada. Ayaw naman tayo pagbigyan. Ito ang dadamot ng mga sasakyan dito. Dadamot nyo ha. Ngayon lang nauwi si Mami ng Malolos. Sa inyo pa pagbigyan. Tara, thank you. Go. Tara, punta tayo sa bukid. Umi-echo yung tunog sa akin ng mga may ingay na jeep saka yung mga bus. Tara, kita kits tayo dun sa tambayan ni Mamin dito. Yun ang favorite spot ko dito, kaya papasilip ko rin sa inyo. Yan Mamin, at naabutan natin bago lumubog ang araw dito sa favorite spot ni Mamin. Ayan, and si Storm sa likod natin. At para na siyang medyo semi brand new kasi nalinis na siya, natanggal na lahat ng dumi at yung mga buhangin dun sa loob niya. Dahil ilang months din hindi siya nalinis dahil nandun tayo sa Nueva Vizcaya. Ayan, ito yung favorite spot ni Mamin.
Dito ako madalas tumatambay dati, pagka umaga at paghapon. Dahil sobrang daming alaala sa akin ng lugar na to. Maraming nabuong magandang alaala. Maraming nasira. Saksi yung lugar na to sa lahat ng mga pinagdaanan ni Mamin. Dahil dito ako madalas pumupunta. Pag malungkot ako, pag masaya ako, dito kami pumupunta. Pero ngayon, tayo na lang ang nandito. Pero okay lang. Okay na ako ngayon. Okay na si Mamin. At ayun nga, nakain na natin labanan yung takot natin. Balik na tayo ng malolos. Nang buong buo. Si Mamin, na buong buo na ngayon at hindi nahahayaan na muling masira sa mga maling desisyon, sa mga maling pagpili. Mas magiging maingat na tayo ngayon. Dahil ayoko nang maramdaman yung ganong sitwasyon. Siguro iba naman sa inyo, naranasan din yan, di ba? Kaya ayun, mas iingatan na natin yung sarili natin ngayon. And do it, don't watch. So let's get to it.